Forklift Caterpillar Pipe Dance. Forklift Caterpillar Pipe Dance. Ngayon, ang problema nito, ang pinaka-problema nitong forklift na to, yung brake system niya. Itong brake system na grabe ka-complicated. Ito yung brake pump. Yan, ito. Ito yung brake pump niya. Ito yung brake pump na to. Ito yung susupply ng pressure papunta doon sa ito. Ito yung brake valve. Ibang design itong brake system niya. Ang brake system nito isa iba. Kasi itong parking brake niya, pag ginanon mo siya, magsusupply siya ng kuryente papunta dito sa system na to. Sa system na to, itong valve na to. Ngayon, dito kasi ito nakakunik, oh, dito. Yan yung mga connection niya. Ngayon, ito nakakunik din dito. Dito. Dito siya nakakunik ito. Ito. Yan. Ngayon ito, mayroon siyang wiring na control dito sa brake parking. At saka yung ano naman doon papunta ng torque converter, mayroon din siyang nagsusupply ng pressure. Iba kasi ang sistema nito. Yung system niya, ibang klase. Kasi kahit huminto na siya, wala na siyang supply ng, halimbawa, huminto na siya. Ngayon nakapark. Pinapark mo siya. Kahit itulak mo to, hindi to matutulak. Nag-i-stack up na yung gulong. Hindi na umiikot. Kasi mayroon siyang pressure na sinusupply papunta doon. Ngayon nagka-litsi-litsi na siya, nagkasira-sira na siya. Ang ginagawa ko, papalitan ko itong valve na to. Ang valve na to nagkahalaga ng 8,000 real. 8,000 real mahigit ang valve na to. Eh ngayon itong hydraulic pump na to nagkahalaga ng kulang-kulang 3,000 or sobra ng 3,000 real. Ngayon, papalitan ko siya ng ibang klaseng pump. Yung mumurahin na pump, mura na pump, pero i-convert ko siya. Ngayon naka-convert na, nakalagay na doon yung pump. Dito, oh. Nakalagay na yung pump dito. Ngayon, kino-convert ko na siya. Ayan, dito sa ilalim. Oh. Nakalagay na diyan ang pump. Dito nakalagay na siya dito sa loob. Naka-install na siya diyan, oh. Yan. Yan yung pump niya. Yan, oh. Ibang klase. Mahaba-haba na siya ng kunti. Iba siya, mahaba-haba na siya. Yan, medyo mahaba na. Mahaba na siya. Siguro nasa 12 liter ito, 12 liters. Eh yung pump niya na original, parang 4 or 3 liters lang. Ngayon kinukonvert-convert ko na. Nahihirapan ako dito kasi yung original dito yung fitting. Papakita ko pag tinanggal ko to, tatanggalin ko ulit ito para ipapakita ko sa video na to. Tatanggalin ko. Ito mahirap kasi malaki ang butas. Yung hole niya dito malaki. Ngayon nilagyan ko ng yung fitting na nandito, tapos pinatrahaan ko to. May thread na to. Ngayon naka-thread locker siya, naka-lock na na 'yan, naka-thread locker. Yan ang conversion ko. Ngayon yung bulb na sinasabi kong bulb na nagkakahalaga ng 500 lang. 500 real. Pakakita ko sa iyo. Papakita ko nandito sa loob. Kasi problema ito, hindi tumatak, hindi na kahit naka-apak yung brake niya, naka-preno yung brake, hindi pa rin humihinto. Dahil dito sa itong pump na to, kahit bili ka ng bago na pump, kahit bumili, nakabili ako nung una bago na pump, bagong-bago na pump. Tapos pag-install ko, wala pa rin. Tinitingnan ko yung pressure niya na nanggaling dito kasi ito yung galing doon sa dito, naka-connect itong hose na to. Tinitingnan ko dito, wala lang pressure.
full throttle mo 300 PSI lang. 300 PSI. Machichiko to pagkatapos na install na to. Kung ilang PSI yung supply ng pressure niya ng pump na yan. Papakita ko yung control valve dito sa loob. Yung system niya ngayon, ito na yung valve. Papalitan ko siya ng ganitong valve. Ito. Yan. Mayroon siyang inlet at saka outlet at saka return. Ito yung controller niya sa pressure. Ito yung controller ng pressure. Kung ilan yung i-out niya na pressure, ito yung controller niya. Nabili ko lang ito, 500, made in China lang to. Sabi nung supplier, made in China lang daw to. Ito. Dito yung in. Dito yung out. At saka dito yung return. Ganyan, dito yung return. Dito yung out, dito yung in. Ganyan ang style niya. 500 lang. Samantalang yung original na valve, kulang-kulang 1,000 real. Ito 500 lang nabili namin. Ang laking tipid, ang laking savings nila. Bukas, tatanggalin ko yung valve na yun, nung hydraulic pump na yun, at saka ilalabas ko para ma-finalize ko. Lagyan ko ng gasket, kasi walang gasket yun, pang ano lang, temporary installation lang. Ngayon, ngayon mayroon na siyang pressure na kulang 1,000 PSI. Pwede pa siyang i-adjust. Ngayon, alakas na ng pressure ng pump ko. Ibig sabihin, gumagana na siya. Kahit dito sa return, kahit dito sa return, pag binuksan ito, ang lakas ng pressure. Oh. Oh. Pag buksan ko itong return, ang lakas ng pressure sa return niya. Nung dati, wala siyang pressure dito. Hindi siya nakabigay ng pressure. Ngayon, may pressure na siya. Kahit 500 PSI, wala siya. Kahit 500 PSI, wala. Ngayon, pwede ko pang i-adjust siya. Pwede ko pa siyang taasan, pwede pang taasan kung anong requirement niya. Pwedeng babaan, binabaan ko na siya. Yan. Dati, walang pressure. Wala siyang pressure. Ngayon, okay na to. Sa tingin ko, ang preno nito, ang lakas-lakas na ng preno. Pwede na siyang stop ball. Kasi malakas na yung pressure niya. Ngayon, mayroon na siyang constant na kahit anong ilagay ko sa 300 PSI o 400 PSI, pwede. Pwede. Ngayon, parang successful na to siya. Kunti lang na halaga, nagiging successful na yung conversion ko. Yung mga return dito, ibabypass ko na lang yung mga return. Pagkatapos ito, okay na to. Kaso mayroon pang mga kulang, mayroon pang hose dito. Kasi pinalitan ko to ng seal kit, pati yung axle, yung mga bushing ng axle arm, pinalitan ko ng mga bushing at saka yung axle cylinder, pinalitan ko rin.